Hello, good morning. So, let's have a drink. Strong. Ay, bire. Bananak yun. Iba talaga akong magluto. Saging ito eh. Pero nagiging lasang patatas. Okay, so let's have a basics in criminal investigation. Well, usually, crime occur because of the three occurrences. Pagkakataon, kapasidad, pagnanasa. In English, and formally, dalawa lang yan eh. Desire and opportunity. Eh, sabi ng mga nakapag-isip-isip na criminologist, sa sobrang talino, meron kang desire, meron opportunity, may desire ka, gusto mong kunin tong candy na to. At you have the opportunity, walang tao. The problem is, wala ka naman daw kapasidad or capacity. Aba, sa mga bank robbers, kailangan may capacity sila na to load the rob money. Diba? So, in order to commit crime, naging tatlo from merely two, essentially, desire opportunity and capability. So, tinagalog naman ng Pilipino, pakapa. Pakapa. Pagnanasa, kapasidad at pagkakataon. Explain natin in English kasi mayroon mga din na gusto nila English. Yeah, when we say desire, a certain individual has the extreme wants to get a particular object. But the action committed usually falls beyond the violation of law, which becomes theft or murder. Theft or robbery. Puta, lasing na yata ako ha. So, in any of the way, violation of law, theft or robbery. Ngayon, pagdating naman sa opportunity, the proper time wherein a perpetrator can commit the offense. Halimbawa, gabing-gabi, walang tao. O, maaari na siya makapasok sa mga unit, no? Sa mga condo. Diba, nung nakarang All Souls Day, I'm very quite sure na maraming mga unreported na akit bahay case dyan. Ngayon, kapag mamas malasing ka, yung before the
or Tuesday, mayroong pinasok na 17 or 19 years old yata na babae. Pinukpok yung ulo. Naging sanhi ng kanyang kamatayan. Napakasakit na kamatayan. Matang mo, nagpapako ka lang ng martilyo, ano? Ng pako. Tapos natamaan ka, masakit na eh. Sa daliri pa lang, isipin mo na lang sa ulo. Ilang beses kailangan paluin ng suspect yung dalagita. I'm sure hindi isang beses lang yun. Maraming beses yun. Kaya dapat pag nahuli yan eh, hopefully hindi na makarating ng police station. Kasi dadaan pa ng hospital for medical examination. Ngayon, so meron tayong discernment opportunity. The problem is, saan mo sasakay itong mga loot na to? Or, pag ikaw ay nasa bangko, anong gagawin mo? Eh, tututukan mo na sila ng daliri. So, there must be a certain tools to advance your unlawful activities, which is the capacity. Capacity involves in robbery, or in another serious case, are the weapons, firearms or arms, and the vehicle. So, if there are robberies, there are firearms involved, and there are getaway vehicles involved. So, the vehicles and the firearms are the capacity in order to fulfill the occurrence of crime. Ngayon, when a crime is committed, and usually, sa Pilipinas, pag dumating ng mga pulis, wala na rin yung mga kriminal, unless na mabagal masyado. So, in any case na dumating yung pulis, wala na yung mga kriminal, diyan papasok yung art of criminal investigation na favorite topic sa criminology. Meron niyang advance yung special crime investigation na ngayon ay tinatawag na specialized crime investigation. The problem is the PRC shortened it into a one regular subject. Sinwitch ba naman sa dalawang subject? So, specialized crime investigation and with forensic medicine. Parang regular subject, na major subject, the very important subject, hinati, pinagsama sa isa. Masyadong matalino yung nandiyan sa PRC. Yung PRC kasi ang nagsasigaw ng mga examination. And then, merong parang promoted group yan na siya nag-aasikaso ng mga remodeling of criminology subject. Sa sobrang talino ng mga nagre-remodel, na hindi sila naging police, NBI, or any other part of law enforcement. Sa sobrang talino nila, pinagsama nila yung mga major subject. Ay, nako. Mas matalino pa sila sa mga founder ng PCCR, pinagsimula ng criminology. Mga criminal investigators talaga. Masyadong matatalino yung mga kasabayan ko. Hindi, sa totoo lang, parang sinira na nila yung quality ng criminology sa Pilipinas. Sa sobrang talino, no? Sobrang talino sa classroom base. O ngayon, na alis tayo sa classroom base. Sa criminal investigation, siyempre, papalop yung mga suspect, no? Ano mga suspect? Siya mayroong matangkad, mayroong payat, mayroong maliit, mayroong maitim. Sige, sisihin natin. Ang gumagawa nito is the criminal investigator or the detective. So, mayroon niya talagang note pen kasi doon siya magsusulat ng mga kanyang investigative notes. Ano bang napansin nyo dun si isa? Siya yung isa eh. Kanang kamay lang lagi niyang ikinukumpas. Hindi gumagana yung kaliwa.
So, kung mapapansin ninyo, kapag tayo ay may mga birthday, meron tayong mga okasyon, ang kamay na paborito natin o yung ating ginagamit na kamay palagi, ang lagi na kukunan ng video or picture. Halimbawa, kukuha ng baso ng alak, kanan. Magyoyosi, kanan. Kukuha ng red rose, kanan. So doon, ma-establish mo na yung suspect ay usually kanan o kanan ang ginagamit. Kaya isa rin niya sa batayan sa paghuli sa suspect. Sa mga rape cases, anong ginawa siya? Ano eh, sinakal ako sa leg, anong kamay? Kanang kamay lang eh. Pero naguhitan ko po rito sir, nagkaroon siya ng mga sugat-sugat. Depends mo yun ng biktima. So sa pamamagitan ng panonood natin ng mga picture o video sa YouTube or Facebook, we can readily establish kung right-handed o left-handed yung tao. And you should always collect those files. Para na sa gayon, halimbawa may birthday sa inyo, and so support. Yung mga stranger, yung mga bisita ng ganyan. Eh, may establish nyo sila, stranger, hindi not part of the family. Kasi sooner or later, baka kailanganin natin yung mga pictures na yan, or videos. Okay, ngayon, kung balik ka rin naman natin sa counter surveillance, usually, sandali ha. So, aside from my right hand, I also utilize my left hand. So, this is already a screener sa mga nagbo-view. Magugulo sila. Ano, right-handed ba yun o left-handed? Yun. Pangalawa, yung mga markings sa daliri, yung hugo sa mga daliri, and so on and so forth. Yan. Doon yan na-establish. Ang gagawin lang dyan yung sa zoom, screenshot, enlarge. Ganun lang yun. So, akala natin, baliwala lang yung mga Facebook natin. Pero meron, under the study of criminology, marami tayong makukuha sa Facebook. Pero gamitin natin sa kabutihan. Alright? Sige na nga ito. That ends the topic for criminology. Ano lang tayo? Chilak-silak sa bang. Eh, bakit red rose? Kasi ito, hindi nakakalasing. Pag inihingi mo ito, wala na. Pagka mga wine, lasing ka talaga dyan. Pero ito, kahit gano'ng karami. Hindi ka malalasing kasi inihingi lang yan.